Sir Pepe. Ako na ang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ni Zoe. At sana hindi mo na nalaman ang sikreto namin. Zoe, ano bang ginagawa natin dito? You don't even have to be here. Mom, I stay with Dad muna. Are you sure? Ow! Ow, I'm sorry. Mom. I'm sorry. Zoe? What's wrong? Dad. Wala. Pagod lang po ako. Huwag ka na munang pumasok. Magpahinga ka na lang, ha? No, Dad. It's okay. Okay lang po ako. Tolin. Kamusta po si Lolo? May progress naman po ba? So far, stable naman ang stats niya. Sana ma-maintain niya to. But there's still vasogenic edema in his brain. But we will give him medical decompression. There's usually the period to pick up brain, like 3 to 5 days. At once na malagpasan niya to, it should be the road to recovery from this point on. No? Papagaling ka po, ha? Nalaban ka po, di ba, no? Promise, no? Magbabayad po kung sino mong gumawa sa'yo nito. Basta nalaban ka po, ha? Ibig sabihin na narinigyan ko, di ba, Lo? Ibig sabihin na intindihan mo ako, di ba, Lo? Thank you, Lord. Beng, andito si na Sir Mark. Good morning, Doc. Sir Mark. Morning. Kumusta na? May update na ba? Meron. Doc, may na-recover po kaming medical supplies sa hideout ni Belhaja. Medical supplies? Baka merong doktor sa mga kidnappers. Posible po. At pwede rin binili nila ang mga ito. Ang maganda po dito, siguradong may fingerprints ang mga yon. Makakatulong to para mahanap ang ibang kasama ni Belhaja. Good job, Sir Mark. Please do it as soon as possible. Obeng, pwede ka ba namin makausap ni Sir Mark? Sure.
Alam mo, Lynette, tama talaga yung ginagawa mo na palitan mo talaga lahat ng door locks ninyo. Eh, mahirap na, no? Minsan ka nang pinasok dito. Eh, paano kung bumalik yon? Tapos mangyari ulit yung baka mas malala pa ang gawin nun sa'yo. Correct. Di nga ako nakakampante. Alam niyo ba, pag meron ako naririnig na kalabog, ninenerbyos ako. Eh, kung minsan pa naman si Carlos wala dito paggabi, kaya ayun, kinakabahan talaga ako. Eh, di, kung gusto mo, para hindi ka kabahan mag-isa sa gabi, di samahan ka namin. Pwede naman kami dito ni Chang, di ba Chang? No? Pwede kami to, actually, samahan ka namin. Kahit ako, okay na ako dyan sa sopa. Ito namang si Josa, sa carpet, okay na yan, di ba? Oo naman, basta may kasama ka lang. Salamat sa inyo, ha. Hayaan niyo po. Sasabihin ko po kay Carlos, kapag pumayag po siya, sasabihan ko po kayo. Maiba tayo. Nakausap mo na ba si Carlos tungkol kay Zoe? Nakausap ko na po si Zoe. Ang sabi po niya sa akin, nasasabi daw niya yung mga problema niya kay Carlos. Siguro kasi dahil matagal nang magkaibigan si RJ at si Carlos, kaya ang tingin niya, parang tatay na rin niya si Carlos. Naku, Lynette. Kilala ko yung Zoe na yan, ha? Baka ang ending niya, ano, feeling niya, siya na talaga yung anak ni Doc Carlos? Hello, sa ngayon, mas may karapatan ang inaanak ko kaysa sa kanya. Tsaka, kung maka-arte yung Zoe na yan, akala mo naman siya ang tunay na anak ni Doc Carlos? Don't her. Hindi niya kadugo si Carlos. Sa pagkakataong ito, mas may karapatan si Annalyn dahil asawa mo si Carlos. Gets? Alam niyo, sa totoo lang, iba yung sinasabi ko sa nararamdaman ko. Hindi ko nga maintindihan yung sarili ko, eh. Gustong-gusto ko talaga maniwala kina Carlos tsaka kay Zoe, pero parang may duda po talaga akong.